Kids, today makakasama natin ang celebrity VJ, actress, turned recording artist, Sharlene San Pedro! Yes! Yes. Panahaba na nung title ni Sharlene, diba? MYX VJ. Pero tama, eto na, speaking of recording artists, meron kang bagong single. Ang paano ang lahat? Can you tell us, ano ba yung inspiration behind the song? Actually, hindi ako yung nagsulat nung kanta. Si Sir Brian Lott of Sonic State. Tapos, yung single ko na yun, ito yung first single ko sa Ivory Music. So, special siya kasi dalawa yung nirecord ko, tapos sabi ko, nung napakinggan ko tong kanta na to, nung nire-record ko, hindi ko pa maano eh, hindi ko pa makita kung ano yung magiging kakalabasan. Tapos nung napakinggan ko na yung pinaka final na mix, tapos napakinggan ko din yung isa, sabi ko, uunahin ko yung Tagalog kasi very ano siya, timely para sa mga kabataan ng gusto humugot. So hindi ko alam kung anong inspiration ni Sir Brian nung sinulat niya to, pero sigurado ko na based to sa experiences niya. Pero ako naman, parang nirelate ko siya sa mga ano, sa mga tao na parang inisip ko na ako yung nandun para makanta ko siya ng maayos. Parang nagsistorytell. Right. And of course, you have another single, Everything Will Be Alright. Yes, upcoming single. Tungkol saan naman ito? Ito naman, kung yung paano ang lahat, puro tanong, yung Everything Will Be Alright naman, parang ano, assurance, ganun. Wow! Ito pala ang puro sagot. Ito naman yung sagot sa tanong na paano ang lahat. Pero ano naman to, parang sweet-sweet na kanta. Kung ako yung tatanungin, siguro pwede to sa mga ano eh, kapag nag-road trip ka, o kaya sa mga coffee shop, ganun, nag-aaral ka. Masarap pakinggan. Abang nag-aaral ako, pinapakinggan ko siya eh. Pero ito naman, Sharlene, how will you describe your music genre? Alam mo, yun yung pinaka nahihirapan akong tanong kasi hanggang ngayon, parang nandito pa ako sa stage nang nag-experiment ako kung ano yung, ano talaga yung genre. Pero sa tingin ko, yung mga nire-release ko kasi ngayon, puro pop rock. So, nandun ako sa genre na yun. Parang Taimis Yeng, Constantine. Yun, mga ganun po. Sino-sino ba yung mga musical influences mo? Local and international? Yung musical influences ko, nung nire-record ko yung paano ang lahat, sinabi ko kay Sir Brian yun eh. Mga pinapakinggan ko kasi nung time na yun, yung December Ave, Silent, Mayonnaise, puro OPM halos. Kasi parang mas, kung papakinggan ko yung OPM, gusto ko kasi parang mabust talaga yung, alam mo yun, kapag pinapakinggan ko kasi yung OPM, parang nadadala talaga ako. So parang gusto ko mapunta doon sa ganong state. Parang yun. At talagang palaki na ng palaki ang OPM naman talaga dito sa atin. Oo, yun nga. Sobrang nakakatuwa na ano, ang dami ngayong nakikinig sa OPM. Mga bagong artist, mga banda, di ba? Talagang pinapakinggan tayo ngayon. Ito naman, given a chance to collaborate with a fellow artist, who would it be and why? Collaborate? Gusto kong makakollaborate yung, sa tingin ko, December Ave. Parang ano, kinocover ko yung mga kanta nila. Parang ano eh, pwede. Parang pwede, hopefully. Hindi naman imposible. Tama. Tsaka ano, gusto kong makagawa ng rock talaga with mayonnaise. As in rock. Rock-rockan talaga with mayonnaise. Parang Paramore, gano'n. Ay! Hayley Williams. Kasi nagko-cover kami ng Paramore pag nagigig kami. Pero medyo matagal na yun, so nakakamiss. So, mas maganda kung gagawa kami ng kanta tungkol na parang gano'n naman yung ano, inspiration. Abangan yung gano'n, di ba? Yes. Eto naman. Balikan natin yung paano ang lahat music video mo doon. Kasi parang ano eh, di ba? Parang ano eh. Diba? Nagja-jogging ka. And then, very me. Very you, yes. And then, of course, nakita natin how toned you are. Ano ba yung time na yun? Do you have like a routine, workout routine para sa mga gusto din ma-achieve ang ganung? Ano, yung ano, nakakatawa kasi, na-release yun, January, di ba? Yung music video. Hindi ko na maalala, pero January 2, parang, or Feb, hindi ako sure. Noong January kasi, syempre New Year, kakakain mo lang nung Pasko. So parang feeling ko, saktong-sakto nung nirelease nila yung music video kasi lahat ko, ano, parang nag-game. Tapos, nirelease ko yung music video, nag-jogging ako, parang ganun.
So parang paano ba? Lagi lang akong nagjo-jogging tapos nilalagyan ko talaga ng oras na dapat sa isang araw nakakatakbo ko. At wow. least 30 minutes. Usually saan ka tumatakbo? Sa amin, may treadmill sa bahay, tapos minsan lumalabas din kami. As in jogging na talaga. Tapos minsan nagbabike din, ganun. Pero mas matagal ako magbike, mga siguro 25 kilometers, mga ganun. So active pa yun si Charlene. Sporty, yes. Pero ito naman, maiba naman tayo, Charlene. Hindi ko alam kung may ganito pa ba, pero can you give us three things that people don't know about? May ganun pa ba? Diba? Parang... hindi ko alam kung meron pa, pero ano... Medyo nag-aaral ako mag-keyboard. Na medyo hindi ko napupush. Pero medyo sanay na ako. Lately, hindi nila alam kasi lately lang eh. Lately, sobrang pinapakinggan ko yung 4 of Spades na bagong album. Kasi ano eh, yung nag-produce din ng kanta ko yung ng Paano Ang Lahat. Yung parang tumulong doon sa kanila. Tapos parang sobrang nagagandahan lang ako sa tunog. Tapos... sobrang sub-sub lang po ako sa pag-aaral ngayon. Wow, focus. Yes. Yun, yun lang. 3, 3, sakto. Speaking of pag-aaral, kasi recently nga nag-post ka sa Twitter that you are working on online bashing ba for your thesis? Mm-hmm, sa thesis. Wow. Please tell us something about this. Ano bang inspiration mo? Saan mo to na-conceptualize? Paano mo to na-conceptualize? Inspiration ko po yung sarili ko. Oh, based on experience to. Siyempre naman, parang pag public figure ka naman, hindi maiiwasan na husgahan ka. So parang yung ginagawa ko, yung effects ng social media bashing sa emotional stability ng public figure. So yun yung pinopropose ko na thesis ko. So far naman, meron naman nagre-reply talaga sa'yo. Oo nga eh, ang daming nagre-reply sa akin eh. Actually, yung tweet ko na yun, medyo half-half yun eh. Na parang gusto ko lang sabihin sa kanila na aware ako dun sa mga nambabash sa akin lately, na nakakapagbasa ako ng mga kung ano-anong news na ginagawa nila or kung ano-ano man, na alam ko yung mga nangyayari sa social media mismo, na parang ngayon. Kaya ginawan ko siya ng thesis kasi siguro para maging coping mechanism na din, na parang huwag akong mag-dwell sa mga yun. So dapat gawin ko, kailangan ko sa sarili ko malaman kung ano yung epekto nun sa akin. Kasi yung social media bashing, parang dalawa naman yung effects nun eh. Pwedeng positive, pwedeng negative. So, wow. Talagang ano, in-depth ito, no? Pero ikaw ba, Sharlene, personally, kapag ka, ano ba, nakakabasa ka ng mga bash tungkol sa'yo, paano mo ito hinahandle? Sinasagot mo ba? Or it depends. Kapag medyo below the belt na, sinasagot ko talaga. Pero kapag ka... parang pwede naman palampasin, binabasa na lang. Kasi wala eh, ganun talaga online eh. Yung medyo malakas yung loob nila kasi may screen diba, eh, diba? Pero kapag face-to-face naman, parang hindi naman nila kaya yun. Tapos minsan, diba hindi pa legit yung account na ginagamit? Oo, troll lang ano, pa. Kaya medyo matatapang sila, diba? Matapang sila kasi hindi sila yun, yung account nila na yun. Walang details, naka-private yung account nila. So, ayun. At para sa mga hindi nakakaalam, Sharlene is taking psychology. Oo, pero eto naman, maiba naman tayo. Recently, lumabas kayo ng ilan sa mga Going Bulilit guys. Sobrang saya. Sobrang saya. Parang ano yun eh, medyo mini break, parang ganon. Tsaka ngayon lang ulit kami nagkita-kita. Nagkayayaan lang. Actually, matagal na pinaplano. Pero hindi talaga natutuloy kasi hindi magkatagpo-tagpo yung sked. Tapos biglang ano lang, uy, tara doon. Parang nagkayayaan lang talaga na parang nandito kami lahat sa ano eh, area. Tapos ayun, medyo naano ako dun. Naano? Nalusog. Ganun talaga pag hindi pinaplano. Oo, pag biglaan doon yung natutuloy. Nakakatawa kasi parang ang nangyari, dapat happy-happy, ganyan. Since hindi na kami mga bata, pwede na namin gawin tong mga ganitong bagay, ganyan. Fun-fun. Pero biglang ang nangyari, food trip eh. Parang hindi namin maubos yung mga pagkain na in-order namin. So ayun, parang naging fiesta siya. Wow. Fiesta, yun madidescribe yung kanilang fiesta. So, ano, medyo nagpaplano na ano naman, kung ma-work out yung ano, out of town. Ay wow! Saya. Abangan. Exciting! Ano? So ito naman, Sharlene, being a MYX VJ, actress, and now recording artist, meron ka pa bang gustong gawin? Gusto ko po maging... astronaut. Wow. Astronaut. Ano,
sa lahat ng ginagawa ko, kontento. Kumbaga, yun yung tamang word. Kumbaga, ine-enjoy lang. Yes. Tsaka ano, parang ang hirap gawin, balansehin lahat. Oo. Oh. So, sa ngayon, ito muna yung mga kaya ko gawin. Yan po. So, ayun, sana po pakinggan at stream nyo po yung aking kanta na Paano Ang Lahat from every music and video. At ire-release na po yung bago kong single in 2 days entitled Everything Will Be Alright.